What is up, you guys? It's your girl, Kat P. And if you're new here and you haven't seen my face before, I'm Kat and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you've seen on the title below, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng vanilla sugar. So, itong vanilla na ito ay nabili ko lang sa online. So, mag-check kayo sa online and makikita nyo doon yung vanilla pods. Vanilla pods. Yun yung totoong vanilla bean na tinatawag. Yung nasa loob ng pods, yun yung maliliit, parang specks na siya pag nilagay sa sugar and sa buttercream. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang vanilla sugar. And sa mga next series natin, lalagay natin kung paano gumawa ng real vanilla extract. So, stay tuned kayo. So, sana mag-subscribe kayo pagkatapos nito. Panalo to sa mga cookies and vanilla cakes. And masarap din siya sa coffee. Pwede kahit saan mo gusto. Masarap. Ang aroma nito ay talagang mananamnam mo. So, kung ako sa'yo, samahan mo ko at gawin na natin ang vanilla sugar. Ayan. So, ngayon, ito po yung binili ko sa online. Ang brand niya ay Hula Girl. From, I think, Indonesia to galing. Or, parang ganun. So, nakalagay siya sa cylindrical type na plastic with cork yung pangsara niya. Ang ganda ng packaging, bonggang-bongga, kasi bongga din ang pricing. So, makakabili po kayo nito. Nagre-range yung price from, I think, more or less 600 to 1,000 pesos. Depende sa grade. Meron kayo mabibili from Madagascar and then ito nga, Indonesia ba or Thailand? Parang Indonesia yata. Kalimutan ko na. Sorry. So, laman niya ay 5 pods. 5 pieces na pods. And then, meron tayo ditong empty jar. Dito natin ilalagay yung sugar natin and then yung vanilla pods na pag nirelease na natin yung beans. So, ilagay na natin dito yung ating sugar. Ayan. So, ako, hindi ko susundin yung ating recipe na 1 vanilla pod is equals to 200 grams of sugar. Kasi po, hindi naman ako usually gumagawa ng mga cookies and vanilla cakes. Pag gumagawa ko nun, gagamit lang ako ng isang vanilla pod. Vanilla beans, i-release yung vanilla beans. And then, ilalagay dun na mismo directly sa butter. Cookie butter or cake butter. Yun, 1 vanilla pod is equivalent to 1 recipe. So, ayan, nakita nyo, slicein lang natin sa middle. Ayan, and then, i-open natin, buksan natin yung pod para makita natin yung, tada! Yung vanilla beans sa loob and all its glory. So, ito yung parang ginto. Isa sa mga ginto ng baking, no? Yung amoy niya, hindi siya yung parang nabibili, artificial na sa mga baking supplies. Iba, para siyang, spice talaga siya, spice. Kasi, spice naman talaga siya. Yung amoy niya kasi, kung i-compare sa mga, like sa mga nabibili, lalo na yung artificial lang, ibang-iba talaga. And ito, you're getting the real thing talaga na malinamnam talaga, magpapalinamnam, mag-enhance ng flavor ng cake and mga cookies, ng mga desserts and also ng drinks nyo na gustong ano yun.
So ngayon nakita nyo na nilagay ko lahat yung beans and yung pad dun sa sugar kasi wala tayong sasayangin. Wala tayong sasayangin. Ayan o, para siyang caviar. Caviar ng mga pastries. So, ayan, wala tayong sasayangin. Talagang sisimutin natin yan to release yung beans dun sa my pod. And then, yan. Siyempre, kunin din natin to, no? Wala tayong sasayangin dyan. So, ako kasi, ang lagi kong binibake ay chocolate cake. Pero kung kayo lagi, kayo nagbibake ng vanilla cakes, gawin niyo yung recipe. Pero ako dahil to enhance lang yung flavor, eh, okay na to sa akin. And the more tumagal siya i-store, the more nai-infuse yung sugar ng ating vanilla vanilla pods, yung aroma, yung flavor. So ngayon, haluin natin siya para kumalat yung specks ng vanilla beans dun sa bawat particles ng sugar, ng granulated sugar. Ayan, no, nakita nyo, nandun siya. May malaking part dun na ng mga vanilla beans na kumpul-kumpul. So, try lang natin siya na paghiwa-hiwalayin. So, ito pala, pag in-store nyo, siguro every other week, pwede nyo siyang alug-alugin para kung sakali man di siya maiging na mix or di siya na mix well, may chance pa, no? May chance pa siya na maging maganda yung pagkaka-distribute nung vanilla pods. Vanilla bean dun sa sugar. Ayan, gaganyan-ganyan din natin siya every other week pagka naka-store na siya. Store pala natin siya for at least 2 months. Ayan, 2 months yung pinakamababa. So, mas matagal, mas masarap, mas mabango yung sugar natin. Okay. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan na siya. Kita nyo ba? Sana nakikita nyo. Mga kulay itim dyan. Ayan. Itong buo-buo pa. Ayan. May mga buo-buo. May mga nakakalat na rin. Marami nang nakakalat na mga specks na siya dun sa sugar. Sobrang liliit lang. And, ayan. Sana nakikita nyo siya na parang may mga itim-itim dun sa may sugar na sobrang liliit. So, yan. Yan yung mag-i-infuse sa sugar natin. Yung lasa, yung aroma, no? Yung yan yung magbibigay ng nam sa sugar natin. Yan. So, sara natin ng maigi para wala makapasok ng mga langgam-langgam. And, ito yung natira natin. Gagawin natin next time, gagamitin natin. Ipapakita ko sa inyo din kung paano gumawa ng vanilla extract. Ngayon, ready na siya for storing. Mas matagal, mas masarap, mas malasa. So, kung ako sa inyo, gawin nyo ngayon, then next year, pwede na siya gamitin. Up to 2 months, siguro yung pinaka-least niya, 2 months. Tabi mo lang siya, store in a cool, dry place yung sugar mo. And then, after 2 months or so, pwede mo na siyang gamitin. Perfecto for cookies. Talagang masarap siya. Chocolate, drink, coffee, milk, pwede. So, sana nagustuhan niyo ang video natin ngayon. And marami pa akong i-share sa inyo na baking tips. So, sana mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. And share niyo na rin para maraming makaalam ng mga secrets natin. So, thank you so much guys for watching. And bye-bye!